Magandang buhay sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta kayo dyan? Sang sulok man kayo ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan. So, nandito pala ako ngayon sa part-time namin ng husband ko. Yes, guys, nagki-cleaning kami ng mga bahay kasi may contract kami sa isang company na construction sila. Tapos, yung mga gustong magpa-construct ng bahay nila, like kung may kailangan i-renovate, kung kailangan may papalitan, ayan, pagkatapos nilang gawin lahat yung mga request ng may-ari ng bahay, kami naman yung susunod na maglilinis. Yung dusting lang, lahat ng mga alikabok, lahat ng mga kalat ng mga carpenter na pumunta dito, ililigpit namin. So, di ba madali lang yon? Hindi siya deep cleaning. Ayan. So, ang kontrata pala namin dito is 5 hours. Ayan. So, parang 2 hours pa lang kami pero patapos na yan. At wala naman yung may-ari ng bahay dito. The way na pinapagawa nila ito, umaalis sila. Like may kontrata sila 1 week na gagawin to. So magmumove muna sila. Hindi muna sila dito mag-i-stay. Ayan. So iniwan lang sa amin yung susi. And then kami na dito yung bahala. Ayan. So makikita natin ang ganda ng bahay. Malinis na. Marapit na kami matapos. 2 hours lang to, guys. Diba? Kaya dapat lang tayong magsipag para sa ikaunlad ng ating buhay. Kung rich kid ka naman, ay nako, sana all, hindi na nagtatrabaho, hindi na naglilinis, di ba? Pero pinanganak tayong ganito, kaya kailangan nating magsipag. Alam nyo guys, dati, kwento ko lang ha, wala akong experience sa paglilinis, sa cleaning. Pero guys, natuto ako at nagustuhan ko yung trabaho na ganito. Bakit? Kasi madali lang siya. Hawak mo yung oras mo at saka wala kang boss na nakatingin sa'yo na nagdidikta ng mga gagawin mo or naiirita ka dahil sa nandyan nakatayo sa likod mo, diba? Mas gusto ko to, parang manage namin yung oras namin at yung mga ginagawa namin. So, andito pala ako ngayon sa taas. Ayan. So, yung dalawang bathroom nila dito sa taas, pinagawa din nila. Kaya, ayan, parang buksingero yata yung may-ari ng bahay dito. Ayan. Maluwang din yung bahay nila, malinis at may magaganda yung mga choices nilang pinalagay na mga flooring, mga sa counter ng mga yan, yung mga sink nila, pinabago nila, ayan. So, malinis na yan, natapos ko nang linisin yan, pati yung isa. Ayan guys, ang buhay dito, sipag lang naman dito sa Canada. Kung masipag ka, mabubuhay ka talaga. Ayan. Oh, malinis na. Diba ang galing kong maglinis, guys? Alam nyo, wala talaga akong experience sa paglilinis noon. Pero natuto lang ako. At nagustuhan ko na. Kaya eto, tuloy-tuloy na. Ayan. At napakalaking tulong sa amin ng husband ko. Kasi malaki yung kita dito sa cleaning. At syempre, yung oras. Yung oras na handle namin. Pagkatapos namin nito, pwede na kaming umuwi kasi wala naman yung may-ari ng bahay at hindi rin naman kami binabantayan ng mga supervisor or manager. Wala. Kasi may kontrata kami talaga. Ayan. So, malinis na. Yung nilinisan ko dito, 2 bathroom lang. Ayan. And then, bababa na. Ayan. So, binacuum lang tong stairs nila. Ayan yung entrance nila. Ayan. Bukas, darating na yung may-ari ng bahay dito. Ayan, pinapalitan yata yung mga appliances dito. At napakaganda naman ng flooring na pinalit nila. Pinapalitan yata nila yung flooring. Ayan yung mga gamit namin. Ayan, ang ganda ng flooring nila, oh. Ayan, buti pa sila mayaman. Sana all, di ba? Pero okay lang. Kung ano yung binigay ni Lord sa atin, dapat makontento tayo. Ganun. Huwag tayong maghanap ng sobra-sobra. Kung gusto mo ng sobra-sobra, magtrabaho ka ng sobra-sobra, di ba? Pero dapat alagaan din natin yung ating katawan, syempre. Ayan, para sa mga gustong pumunta rito sa Canada, alam ko maraming mga gustong pumunta dito, guys. Maganda kasi yung opportunity dito. At saka, syempre, mas maganda na rin dito kaysa sa nasa Pilipinas tayo. Which is, mahal ko naman ang Pilipinas. Huwag kayong magalit. Syempre, dyan ako pinanganak. At dyan na nakatira
yung mga parents ko, dyan ako lumaki, kaya love ko ang Pilipinas. Kaya lang, na-appreciate ko lang itong Canada nung nakamove ako dito dahil kapag nagsipag ka, talagang makakaipon ka. Sa Pilipinas dati guys, nagtrabaho ako ng 7 years, wala akong naipon kahit konti. Ayan, pero dito 1 year lang nakaipon na ako. So ayan ang kwentuhan natin guys, pauwi na kami at nandito pala kami ngayon sa Airdrie. Eto, late upload ko na to guys kasi nag-i-snow dito, summer ngayon dito. Kaloka no, late na talaga na upload to, sayang din naman diba. Ayan, so i-upload ko na lang guys, salamat sa panonood, God bless everyone.